Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban naming makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Napakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang
at sa buong bayan. Panginoon, Ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno, at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagkasalansang at pagsuway sa mga utos na ibinibigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, laming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring laging magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo at tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pamansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga kasama nating kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din ang panalangin sa laging nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Paano po kayo makipagkapwa-tao? Doon sa salitang kapwa-tao, napakaganda pong kahulugan noon. Itinuturing mong tao ang iyong kapwa.
ay kapag ka ang turing mo sa iyong kapwa ay kapwa kabayo, para mo rin sinasabing ikay kabayo. Yun ang hiwaga ng salitang kapwa tao. At ang mabuting balita ngayon, pwede pong hindi na natin ipaliwanag, ari pa lamang ay humiliya na para sa ating lahat. Napakagandang ulitin, tanyo ang sabi ng Diyos, maging mahabagin kayo, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. So huwag maging judgmental. Tingnan ninyo, ayaw na ayaw natin ang pakiramdam na tayo ay pinag-uusapan, na tayo hinuhusgahan. Pero napakabilis naman nating humusga. Eh doon pa lamang, sala na agad yun sa pakikipagkapwa tao. Huhusgahan ka daw kung paano ka humusga sa kapwa. Sabi pa doon, huwag magparusa para hindi ka parusahan ng Diyos. Magpatawad para patawarin ka ng Diyos. Kailan po ba kayo huling nagpatawad? Mga minamahal, ang pagpapatawad, hindi kailangang laging alam ng iyong pinatatawad. Baka po kasi iniisip ninyo, malayo naman Father, tsaka hindi naman ho nahingi ng tawad, bit ko patatawarin. Hindi lang iyon ang diwa ng pagpapatawad. Kahit yung malayo, kahit yung ayaw humingi ng tawad, pwede mong patawarin. Alam niyo kung saan nakabase ang pagpapatawad? Doon sa gitnang salitang nasa kanya, ang nasa gitna ng tawad ay awa. Yung kapag ka alam mong naaawa ka na uli, kapag alam mong mahal mo na uli, ibig sabihin na kapag patawad ka na, hindi naman kailangang alam niya na pinatawad mo siya. Ang mahalaga'y alam mo sa iyong sarili na patawad mo na siya. Ano pang sabi? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Kung gaano ka kabait sa iba, magiging ganoon din kabait ang Diyos sa iyo. Pero alam niyo mga minamahal, ang lahat ng ito, ginawa na sa atin ng Diyos. Binigyan niya na tayo ng buhay. Pinatawad niya na tayo. Hindi niya tayo hinuhusgahan. Hindi niya tayo hinahatulan. Ni hindi niya tayo parurusahan. Ang hamon na lamang, paano mo tutugunan yung awa at pag-ibig ng Diyos na iyon sa iyo? Kaya nakakapagtaka kapag ka nakikita tayo ng ating mga kapwa na lagi nang galit na galit, wala din ang nakasimangot, parati nang taray na taray, parati nang nagmumura, ay unang-una, minahal ka na ng Diyos. Yan ba ang magiging tugon mo sa pag-ibig ng Diyos? Kaya nga po ang pakikipagkapwa-tao ay tugon lamang natin dahil una nang nakipagkapwa sa atin ang Diyos. Pinili niya nang maging tayo. Naging tao siya. Nagpakahirap, namatay at muling nabuhay para sa atin. Kaya wala ka ng karapatan para maghalit sa iba. Wala kang karapatang humusga ng iba. Dahil unang-unay na iparamdam na sa iyo ng Diyos kung gaano ka kahalaga. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 510, ang ating lokal na katisismo dito sa Batangas. Laging nangunguna pa din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang lahat ng ginagawa natin ay tugon lamang sa pag-ibig na iyon. Pero inyo, ginising kayo ng Diyos ngayong araw na ito, tapos ang magiging tugon mo ay katarayan, di kayo mali. Biruin mo, ligtas kang pinapunta ng Diyos dito, o't maaaring ikay may utang, o't maaaring ikay may sakit, pero ginising ka ng Diyos ngayong araw na ito. Ano pang gusto mo? Tapos ang tugon mo ay galit.
inggit. Huwag nyo nang ibigay sa iba yan. Marami rin sila niyan. Kung kayo'y magbabahagi, huwag kayo magbahagi ng galit. Marami rin ang ibang tao niyan. Alam ang dapat nating ibahagi? Pag-ibig. Dahil madami sa atin nakakalimot ng umibig. Ang iniisip lamang natin ay pag-ibig sa sarili. Kulang po iyon. Mga minamahal, sa banal na misang ito, habang patuloy tayong naglalakbay para makaisa sa paghihirap, kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo ngayong panahon ng Kwaresma, hilingin po ninyo kay Kristo sa banal na komunyon mamaya. Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong pag-ibig upang maramdaman kong ako'y minahal mo na unang-una sa lahat. Nang ang aking maging tugon, hindi ang kung anumang bagay para sa aking kapwa. Yung ako'y makatugon ng may pag-ibig, pagpapatawad at pag-unawa sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo ama tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan
kami ngayon ang aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyari Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo'y miglaan.
o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasa. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Wika niya'y halina lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-agani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po yung mga balikbayan o OFW o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book.
Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Tayo po bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation ay nag-aanyaya sa inyo ngayong panahon ng Kwaresma na kayo ay makapangumpisal. Malaking tulong po ito para sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Nasa screen po ang schedule ng ating mga kumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Yan po ay magiging araw-araw pagpasok ng mga mahal na araw. At tayo rin po ay nagdadasal ng Istasyon ng Krus tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma sa ganap na ikatlo ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. At para din sa ating pagsasariwa ng pagpapakasakit ng Panginoon, ng ating lakbay parokya o Lenten pilgrimage ay gagawin natin sa 7 simbahan sa Pampanga ngayong March 21, 2024, araw ng Webes. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo'y magpalista na sa ating opisina sa halagang 2,500 hanggang March 10 po lamang. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang
sa sarili lamang.